Batangas at magtatanong po tayo tungkol sa SONA ni Pinoy. Ano po yung reaction niyo dun po sa pagpapatupad ni Pinoy na pag-ipon ng 2.6 trillion bago po matapos yung 2016? Ano ako dun sa na maipon niya yun, kaso kailangan itaas niya yung tax. Tapos hindi naman pwedeng lahat ng tax ay maiitaas. Hindi lahat ng tao ay makakapagbayad ng mataas na tax. Ano po yung reaction niyo dun po sa 2.6 trillion na iniipon po ni Pinoy hanggang po makatapos po siya ng posisyon niya bilang presidente? Kung sa tingin niyo po kaya niyang maipon yun, kasi po madami din po siyang pinapatupad na project. Paano niya yun magagawa? Sa tulong din ng kanyang mga kasama, siguro ay kaya niya. Pero pag siya lang, parang hindi niya kaya. Pero kung siya may mga kasama, tulong, yun. Ano po yung reaction niyo sa SONA ni Pinoy? Actually, sa akin, lies. Lies po yun. Dahil, personally, kahit sino si itanong ninyo, hindi naman ako naramdaman yung pagbabago. Hindi ho ba? Wala naman ho. Kung tatanungin ninyong katulad ng mga nasa dyaryo yung mga umaangat na lang mahihirap. Pakiramdam ko, lalo ko kami naghihirap eh. And besides yung kanyang mga sinabi, marami ka na ng hindi namin tanggap ba? Hindi totoo sa amin. To a personal observation. Sa bagay, ano ba magagawa namin? Siguro kahit maglupagi kami, magpasagasa sa highway, we stay as this life. Struggle every day. As siguro kahit sa what family you were on the lower, middle, or higher siguro. Mostly, in my own personal observation, like our justice system. Justice system natin is not, we are not satisfied for the outcome. Diba? So, yun lang ang masasabi. Sa tingin niyo po ba na sapat na po yung nagawa ni Pinoy para sa posisyon niya bilang presidente sa oras niya bilang presidente? Being fair, I think siguro may nagsapat na yon para sa ibang tao but not in general. Kasi merong kahit sino ang pumwesto sa katatayuan niya, merong naanggihan, may nakikinabang, at meron hindi. Pero, siguro mga 70-30 ang ratio ko, maaaring may nakikinabang 30%, mostly 70 wala. Kaya ang ni Pinoy na i-save yung 2.6 trillion habang madami pa po siyang gustong ipatapos na project. I guess the fair answer for that for me, no one can assure. That's right. Hindi natin masasabi yon. Because even his own expectation never appear. Sa ating
tingin niyo po ba na kaya niya pong maipon yung 2.6 trillion bago matapos yung pagiging presidente niya ng Pilipinas? Palagay ko hindi. Hindi siguro. Not unless it will come from his own pocket.